Sabi po sa Proverbs 19:18, discipline your son, for in that there is hope. Do not be a willing party to his death. Pagkabata pa ang mga tao ay hinuhubog pa sila. Kaya lahat ng magagawa natin paghubog, pagdisiplina, pagtuturo ay hindi dapat kaliligtaan. Ang magulang daw ang nakatatanda na hindi nagdidisiplina, nagtuturo, nagsasanay sa mga bata, lalo sa kanilang mga anak, ay nagiging co-maker ng kanilang kapahamakan. Nagiging partners in crime, in the destruction of that person's life, especially later on. Kaya ang tao na magsusurvive, ang tao na magtatagal na nakatayo sa kabila ng maraming bagyo sa buhay, ay yung taong sinanay na humarap sa hirap, sinanay na magkaroon ng disiplina, control sa sarili. Pag sobra ka maawain, lagi mong pinoprotect, lagi mong inilalayo sa mga problema, lagi mong iniingatan na parang kristal, nagiging marupok ang isang tao. Kaya dapat tinuturuan talaga ng disiplina. Now, to discipline your son, and the word son there can be anyone under your influence. Of course, it can mean daughter. It goes without saying. Anyone who is under your parenting, kung yan naman ay trainee, counselee, protege, dapat talaga tinuturuan ng disiplina.